Mga ka-trops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon na ay pag-uusapan natin ang balitang meron na nga daw pumalit sa pwesto ni Klay Thompson sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang naibalitang trade deal na dapat nga daw gawin ng Los Angeles Lakers. Matapos nga mga ka-trops na maipanalo ng Golden State Warriors noong nakaraang araw ang kanilang first game sa preseason laban sa Los Angeles Clippers ay marami na nga sa kanilang mga fans at analyst ang hindi na ngayon na nababahala sa kanilang team kahit wala na sa kanilang lineup si Klay Thompson. May ilang mga players na rin naman nga sila ngayon na handa at kayang mag-step up para tulungan si Stephen Curry sa kanilang opensa. Sa katunayan, meron na nga sila ngayong at least dalawang shooter na tuluyan ang kinuha ang pwesto ni Klay Thompson sa kanilang kupunan. Una na nga dyan ay si Buddy Hield na pinatunayan na nga kaya niyang sumabay sa playing style ni Coach Steve Kerr gamit ang kanyang shooting sa 3-point line. Maliban rin nga sa kanya ay andito rin naman nga ang isa pa nilang shooter na si Lindy Waters III na tuluyan nang nakuha ang tiwala ng kanilang team para bigyan siya ng pwesto sa kanilang rotation. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa naibalitang trade deal na dapat nga daw gawin ng Los Angeles Lakers. Matapos nga na matalo ang Los Angeles Lakers sa kanilang unang dalawang preseason game laban sa Minnesota Timberwolves at Phoenix Suns ng mga nagdaang araw ay marami na nga sa kanilang mga fans ang nagsabi na malinaw nga daw po na kailangan na talaga nila na gumawa ng trade sa lalong madaling panahon. Kailangan rin naman nga daw talaga nilang palakasin ang kanilang lineup lalo na ang kanilang frontcourt dahil kung hindi ay matatalo ulit nga po sila sa kanilang mga susunod na laban pagdating sa regular season. Marami rin naman nga mga bagong big man ang nakadikit ngayon sa kanilang team kagaya na lamang nina Mitchell Robinson ng New York Knicks, Bobby Portis Jr. ng Milwaukee Bucks at si Jonas Valanciunas ng Washington Wizards. May ilang mga manlalaro na rin naman nga daw po ngayon ang Lakers na dapat na talaga nilang e-trade ngayong season kagaya na lamang ni Max Christie na hanggang sa ngayon nga ay hindi pa rin naman nag-i-improve ang performance sa kanilang team. Kaya nararapat na lamang nga na e-offer na lamang nila ito bilang trade package sa mga nabanggit na kupunan kanina upang makakuha sila ng bagong center na may pangtatandem kay Anthony Davis sa kanilang front court. So yun lang nga mga ka-trops ang handog ko sa inyong storya ngayong araw, sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA, kitikits muli sa ating susunod na video.